ito po si Doc Liza Ong. Ang topic natin ngayong araw na ito ay isang sakit na nakukuha sa pagtatalik. Sexually transmitted disease po ito na pwedeng mahawa ang ating mga kababayan. Kailangan malaman natin na pwedeng magkaroon ng kuto sa ari. Ngunit nakukuha lamang sa pagtatalik. Kailangan maging aware tayo kasi maaaring makahawa kayo ng iba at napakadaling manghawa nito. Ang kuto sa ari ay dumidikit sa balat o sa buhok at sumisipsip ng dugo doon sa maselang bahagi ng katawan. So, pag sinabing kuto sa ari, ito ay nakukuha lamang sa pagtatalik. Yan. So, pag merong dalawang kuto na napunta sa isang tao, ito itsura ng kuto. Iba po ang kuto sa buhok, iba ang kuto sa katawan, at iba rin ang kuto sa maselang bahagi ng katawan. So, maaari itong mangitlog sa isang tao at mapipisa, magiging kuto, at dadami na sa katawan ng isang tao. Inuulit ko po, nakukuha lamang ito sa pagtatalik o sexually transmitted disease. Nakikita ito. Paano nyo malalaman na meron kayo? Makikita lamang ito na gumagapang doon sa inyong balat at saka doon sa inyong buhok. Ito ang itsura ng kuto sa ari. So, ibang-iba siya doon sa kuto na nakikita natin sa buhok ng mga bata. Magkaiba ho yun. At ipapaliwanag ko, ano ang sintomas? Siyempre, gusto nyo malaman, naku, paano ba malalaman? Una sa lahat, kung meron kayong pagtatalik sa hindi ninyo partner or sa iba't ibang partners, tapos pagkatapos ng 5 araw, nakaramdam kayo ng sobrang pangangati. So, mangangati kayo dun sa maselang bahagi ng inyong katawan. Pag ho ganun, kumuha kayo ng magnifying glass at tignan nyo dun sa lugar na kumakati. So, tignan ninyo yung buhok dun. Yan. Baka meron kayong makitang mga nakadikit na maliliit na kuto. At mga lisa. Pwedeng magkaroon ng lisa sa maselang lugar na nahahawa nga sa pagtatalik. Mga 6 to 10 days mapipisa na yung lisa. Ngunit, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, hindi lamang ito sa maselang bahagi ng katawan pumupunta. Pwede din itong pumunta sa buhok sa dibdib, sa kilikili, sa balbas, sa kilay, at sa pilik mata. Yes, pag ho yung iba, sa pilik mata sila tumitira. Alam nyo ho, pag meron ho kayong nakita mga puti-puti dyan sa inyong pilik mata, sobrang kati. Kailangan ho pumunta tayo sa doktor sa mata kasi makikita nila dun sa slit lamp nila o dun sa parang microscope nila na merong mga itlog na nakadikit dyan. So, yan yung mga lugar na pinupuntahan nitong kuto sa ari. So, hindi lamang dun sa ari, pwede rin pumunta sa ibang lugar. Pero yung kuto ho sa buhok ay hindi pumupunta sa ari o sa ibang lugar. Dun lamang sila sa buhok. Ito yung dun sa mga batang maliliit. Kaya gusto ko ipaliwanag ang pagkakaiba nito. Ngayon, kapag yung mga teenagers o yung mga bata, lalo na yung mga bata, dito ho sila nagkakaroon ng mga kuto. Sa mga magulang, kapag nakita nyo ang mga bata o teenagers nagkaroon ng kuto sa ari, tanungin nyo na humabuti kasi baka na sexual abuse ang inyong mga anak. Maging maingat ho tayo. Meron din itong kasamang lagnat, parang walang lakas, at saka makikita nyo, merong mga pinagkagatan ng kuto. So, magiging parang pasa yan dun sa inyong balat. Ano ang gamutan? Ang gamutan dito ay mabibili lamang sa botika, over the counter. Ang unang rule ho, yung tao at saka yung naging partner niya ay kailangang magpagamot pareho. Ang tawag ho dito, permethrin lotion 1% over the counter. Ito po cream pero ang nabibili natin ay permethrin lotion. Sa ating mga botika, meron ho yan. Sabi ko nga, pwedeng gamitin ito dun sa mga lugar na pinuntahan ng kuto.
pwede dun sa balat natin, dun sa buhok sa kilikili, sa balbas, sa kilay. Pero kung sa pilik mata pumunta, magkonsulta muna tayo dun sa doktor sa mata or sa ophthalmologist. Sinong doktor ang pwede ninyong puntahan kapag nagkaroon naman kayo ng kuto sa ari? Dermatologist po o yung doktor sa balat. Magagamot kayo, pero pwede rin sa inyong mga OBGYN o sa inyong mga urologist. Yan yung mga doktor na pwede ninyong puntahan. Ngayon, paano ginagamit itong permethrin lotion? So, in lotion form yan. Minsan sachet lang sa atin, pwede na yung nabibili sa sachet. Example lang ho ito, ilagay dun sa inyong palad at ipahid sa maselang bahagi. Hayaan ng 10 minuto na nandun, huwag mo nang babanlawan. After 10 minutes, saka ninyo babanlawan. Ngayon, pagkatapos ng 7 araw o 10 araw, parang may nangangati pa, may nakikita pa kayong mga gumagapang-gapang sa inyong balat. Pwede nyong ulitin yung ating gamutan 7 to 10 days after kung may mga buhay pang kuto. Paano uubusin? Ah, ito, may mga instructions ho yan. Kailangan basahin yung mabuti pag binili ninyo yung sachet dun sa butika. Paano uubusin yung mga tuwal, yung mga kuto? Pag meron hong mga damit, kumot, tuwalya, banlian ng 20 minuto sa napakainit na tubig at ibabad. Doon lamang mamamatay yung ating mga kuto. I-shave din yung buhok ng maselang bahagi ng katawan. Kung doon siya pumunta, pwede din kung sa kilikili naman pumunta, i-shave nyo. Pero hindi mamamatay ang kuto sa simpleng sabon at tubig lamang. Kailangan nyo ng permethrin lotion. Ang mga iba nyo pang pwedeng gawin, i-vacuum nyo yung buong bahay, i-bleach ninyo yung banyo, alagyan nyo ng bleach para madisinfect, ano. Doon sa mga bagay na hindi ninyo malalaban, halimbawa napunta doon sa toys ng mga anak ninyo, ilagay lamang yung mga bagay na hindi malalaban, kulungin sa isang plastic. Kailangan mga 2 weeks na nandun yung bagay na iyon. Tapos i-seal, kailangan walang air na nakakapunta para mamatay yung mga kuto. Kasi hindi naman hong mabubuhay ang kuto pag walang dugo. Kasi nagfi-feed sila doon sa dugo ng isang tao. Ngayon, paano iiwas? Paano tayo makakaiwas dito nga sa kuto sa maselang bahagi? Mabilis mahawa ito kapag napadikit sa balat. So sabi nga natin, sexually transmitted. Napakabilis, basta nadikit kayo sa isang tao na mayroong kuto sa maselang bahagi, mabilis makahawa. Hindi ho ito nakukuha sa inodoro, sa banyo, o sa silyan. Sasabihin, ako baka tumalon lamang sa inyo. Hindi ho, kumakapit yun sa buhok, pero hindi tumatalon. Kaya talagang napadikit kayo dun sa tao, dun kayo nahawa. Ngayon, kung yung taong nagkaroon ay may mga anak, huwag mo nang patulugin yung kanilang mga anak dun sa kanilang higaan. Kasi, ang problema dito sa kuto ng maselang bahagi, kapag sa bata pumunta, pumupunta ho doon sa kilay o doon sa mata ng bata. So, kawawa naman. Kailangan linisin, labahan yung sinabi nga natin kanina, ibabad sa mainit na tubig. At higit sa lahat, umiwas ho tayo sa pakikipagtalik sa hindi ninyo partner o sa paiba-ibang partner. Iwasan ho yan kasi itong kuto sa maselang bahagi ay nahahawa lamang sa pakikipagtalik. So sana ho maging bukas ang ating isipan kasi may mga pangyayari na ganito. Kaya tinuturuan natin kayo na maiwasan ang ganitong mga sakit. Maraming salamat po.